Hello everyone! Welcome again sa ating YouTube Free Voice Lesson Channel. And shoutout sa lahat ng mga subscribers natin. Lalong-lalo na yung mga new subscribers natin. Welcome sa ating Free Voice Lesson Channel kung saan nagtuturo tayo ng free voice lesson para gumanda ang boses natin sa pagkanta at mag-improve yung singing skills natin. Dahil dito, nagtuturo tayo ng mga techniques at yung mga tips kung paano pagandahin palalo ang ating performance when it comes to singing. Sa video na ito ay magbibigay ako ng 10 tips kung paano kumanta nang hindi nahihiya sa harap ng maraming tao. Ibig sabihin, singing with confidence. Kasi meron lang tayong 4 na uri ng singers. Okay? Number 1, yung maganda ang boses pero takot humarap or kumanta sa maraming tao. Pangalawa, hindi maganda ang boses pero hindi takot kumanta sa harap ng maraming tao. Pangatlo, maganda ang boses at confident at hindi nahihiya kumanta sa harap ng maraming tao. Ang pang-apat naman, hindi maganda ang boses at takot pang kumanta sa harap ng maraming tao. Saan ka sa 4 na yon? Sa 1, 2, 3, or 4? Isulat mo ang comment mo sa ating comment section. Babasahin ko. Okay? Saan ka doon sa 4? Isa ka sa mga taong nahihiya kumanta sa harap ng maraming audience. Ang 10 tips na ito ay para sa iyo. Even yung mga kumakanta na, minsan ninenerbiyos pa tayo at nawawalan tayo ng self-confidence, lalong-lalo na pag intimidated tayo sa harap ng audience natin, lalong-lalo na kapag nasa harap natin ay yung ating mga idol o yung ating crush or yung mga taong importante o malalaking tao na nanonood sa atin. So, medyo kakabahan tayo. At lalong-lalo na kapag sumasali tayo sa mga competition or singing contest, ay natural magkakaroon tayo ng nervyos or kinakabahan tayo. So, ang 10 tips nito ay para sa ating lahat. Okay? So, wag na natin patagalin. Umpisahan kaagad natin sa tip number 1. Ang unang tip ay pumili ka ng song na gustong-gusto mong kantahin. At ikabisado mo ito ng mabuti bago mo kantahin sa harap ng mga tao. So, ibig sabihin, kailangan master na master mo yung song mula sa umpisa hanggang sa matapos. Now, when we say master, hindi yung memorize mo ang lyrics. Kasi pag memorize mo lang yung song at hindi mo siya master, merong tendency na pwede kang ma-mental block sa harap ng maraming tao. Pero kapag master mo isang piece or isang song, kahit nasa harap ka ng tao, kahit hindi mo naisipin kung anong susunod na lyrics, ay naturally lalabas ito sa bibig mo at alam mo kung paano dalahin ang kanta at magkakaroon ka ng self-confidence dahil master na master mo at alam mo na hindi ka magkakamali. And that will boost your self-confidence dahil paborito mo yung song, ma-feel mo talaga yung lyrics ng song at saka master na master mo. So, tip number 2. Tip number 2 ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto sa pag-boost ng confidence natin na makakanta tayo ng sigurado na hindi tayo ninenerbiyos dahil sigurado tayo sa ating sarili. Okay? Ano itong number 2? Tip number 2 is pumili ng song piece na babagay sa boses mo at kayang-kaya ng vocal range mo. Nang sa ganun, komportable kang kantahin ito at alam mo na maaabot mo lahat ng mga nota or high notes dahil nasa vocal range mo. Unlike kung pipili ka ng kanta na medyo mataas sa vocal range mo, you may be confident sa umpisa dahil kayang-kaya ng boses mo, but you will have hesitation or yung apprehension dahil alam mo sa part ng song na ito ay nahihirapan kang abutin. Pero kapag nasa vocal range mo lang yung kanta na kinakanta mo, then it's very very easy and you will have confidence in yourself na makakanta mo ito ng kayang-kaya at maabot ng vocal range mo. So it's very very important. Tip number 2, kailangan pumili ng song piece na kaya ng vocal range mo
at bagay doon sa boses mo para maganda pakinggan sa tenga ng mga nakikinig. Dahil kahit maganda ang song, hindi bagay sa boses mo, hindi maganda pakinggan kapag hindi mababagay sa timbre ng boses natin. Okay? So it's very, very important ang song choice. Okay? Tip number 3. Ano itong tip number 3? Napakahalaga ng tip number 3 dahil ito ay tatanggal ng ating mga insecurities. Okay? Ano ito tip number 3? Tip number 3, huwag na huwag ikumpara ang sarili mo sa ibang mga singers. Dahil ikaw ay unique, meron kang sariling timbre, iba-ibang tao, iba-ibang timbre ng boses. At meron tayong uniqueness. Kaya yung ating uniqueness ay gamitin natin at i-enhance natin para nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng sariling identity. So, huwag ikumpara ang sarili mo sa iba. Kapag sinimulan mong ikumpara ang sarili mo sa iba, then that will create insecurity sa sarili mo dahil may maraming mas magagaling pa sa iyo. Pero kapag kinonsider mo lang sa iyo that you are unique, you are good in your own way, then magkakaroon ka ng self-confidence, magkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili, at makakaharap ka sa tao at makakanta mo ng mabuti ang song mo nang hindi nahihiya. Okay? Tip number 4. Pangapat ay, ito ang ginagawa ng karamihang singers at mga performers in any field. Mag-rehearse ng maraming beses at dapat ahead of time. Malayo pa lang ang performance mo, mag-practice at mag-practice ka ng mabuti. Para nang sa ganoon ay pagdating ng araw na kakanta ka na ay handang-handa ka at alam mo na handa ka. Kasi kapag nag-perform ka ng any performance in that sense or in that matter, kapag hindi ka handa, talagang less ang self-confidence. Diba? Okay, kaya dapat mag-rehearse. Tip number 5! Itong tip number 5 ay matagal na itong technique na magpahanggang ngayon ay ina-apply pa rin and very, very effective ever since. Number 5 is kumanta sa harap ng salamin para makita mo yung buka ng bibig mo, expression ng mukha mo at yung tayo mo at nang sa ganun, ma-assess mo kaagad kung ano ang itsura mo sa harap ng salamin. Okay? Kapag na-overcome mo na yon, confident ka na, na maganda ka tingnan, at okay yung pag-action mo, okay yung pagkanta mo, then, second step, humarap sa mga kapamilya mo, or sa mga kaibigan mo, kumanta sa kanilang harapan. Or at least, you start with a small crowd. And then, after that, when you have your confidence na, na hindi ka na kinakabahan, then you start singing sa harap ng maraming tao or even sa big audience, no? So, that's tip number 5. Okay, let's move on to tip number 6. Pang-anim, para mabigyan mo ng justice at magustuhan ng mga audience ang performance mo, ang tip number 6 ay bigyang buhay ang iyong pagkanta. So, paano ito gawin? Kailangan feel mo sa sarili mo yung song na kinakanta mo. So, dapat intindihin yung bawat lyrics ng song at bigyan ito ng buhay. Dapat isabuhay mo ito. Dahil singing is like relaying a message to your audience. So, when you relay a message, kailangan maintindihan nila ano yung mensahe ng song na pinapadala mo sa kanila. Nang sa ganun ay ma-feel nila yung song mo. So, not just purely technical na magandang boses mo, mataas ang timbre mo, at saka magandang kulot-kulot mo, yung vibrato mo, nandyan na yan. Pero kapag ikaw ang isang singer na mabigyan ng buhay ang song, talo lahat ng mga technical na ito. Dahil singing is connecting to your audience. And that's the most important thing. Diba? Okay, tip number 7. Tip number 7 is, kailangang tumayo ng matuwid, with confidence, relax ang muscle ng iyong buong katawan, pero not lousy. Relax meaning, itanggalin ang lahat ng mga tension. Relax, but be confident. Tumayo ng matuwid,
Tsaka isipin mo na ikaw ang bida sa araw na ito, ikaw ang star, at kapag ikaw ang star, kailangan gawin mo yung best mo talaga. Ibigay ang best. In that way, you can sing with confidence. Okay, tip number 8. Tip number 8 ay kailangan ipakita natin ang ating professionalism. Tip number 8, kapag nagkamali ka, i-fake mo, huwag pahalata, ipagpatuloy ang iyong performance. Dahil may kasabihan tayo, the show must go on. So kahit na hinto ang tugtog, patuloy ang kanta. Kahit nagkamali ka ng konti sa lyrics, patuloy pa rin sa pagkanta. So huwag magpahalata na nagkamali ka. Kailangan matapos mo yung song. Huwag huminto sa gitna. Ipagpatuloy hanggang matapos ang song. That is being a professional. Or kailangan marunong kang mag-fake para nang sa ganun, hindi mahalata na nagkamali ka. Okay? Ginagawa yan ng mga professionals. Tip number 9! Tip number 9 is be yourself. Magtiwala sa iyong sarili. Dahil it's just a matter of mindset. Ang tiwala sa sarili ay nag-uumpisa sa isipan na kaya mo ito. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? Dahil para sabihin ko sa iyo, lahat ng bagay ay mahirap lamang sa umpisa. Pero kapag naumpisahan mo na at nakasanayan mo, ay nagiging natural na lang ito sa iyo at magiging madali na lang ito sa iyo. Okay? Tip number 10 and the last but not the least. Tip number 10 is being consistent. So kapag naumpisahan mo na ito, gawin mo na ito palagi at maging habit sa iyong sarili. Kasi kapag naging habit na ito sa iyo, at magiging natural na lang sa'yo, being a person with self-confidence. So kahit saan ka iharap, kahit saan ka pakantahin, ay kaya mo nang kumanta sa harap ng maraming tao, kahit sa harap ng presidente, o kahit sa harap ng mga importanteng tao, hindi ka na mahihiya. Ito ay napakahalaga para sa isang singer. Kaya natin dinedevelop yung ating boses ay para makakanta sa harap ng maraming tao at makapag-perform. At bago tayo magtapos, napakahalagang tip, bonus tip number 11. Hindi, ito ay encouragement ko lang na kapag every time na nag-perform tayo, every time na kumanta tayo, dapat isipin natin, ginagawa natin ito hindi para sa mga tao, hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa Diyos. Dahil walang gaganda pa sa performance ng isang singer kung hindi ay kumanta para sa pagpuri sa Panginoon. Bago tayo magtapos, shout out sa lahat ng mga subscribers natin at ito yung mga nag-comment sa previews na nabasa ko na nagpapa-shout out. So, i-roll out ko dito sa ating screen. What's your name? Of course, a special shout out and mention for our voice lesson community members, LV Iturralde and Vince Kelvin. Nagpapa-shout out din sila Romel G Electronics, Jex Christian Ferranculio, Nelin Raagas, Gina Paras, and Nora Palatao Panelo from Italy, and of course, Edna Dozena. So pasensya na muna yung hindi nabanggit dahil napakadaming nag-comment sa ating videos and hindi ko maisa-isa lahat. Pero sa susunod, please write a comment in the comment section below. Babasahin ko and I'll make sure this time I'll take down note doon sa mga pangalan ninyo para sa next video natin ay masya-shoutout ko kayo. It's very, very important to me na ma-acknowledge at ma-recognize ang ating mga subscribers at ang ating mga viewers na nandito. Lalong-lalo na yung mga nag-join sa membership natin at saka yung gustong mag-donate para mapagpatuloy natin yung ating free voice lesson. Please send your donation. I would really appreciate it and God will bless you more. So bye and until next time, maraming salamat. God bless you all and keep safe always. This is Vic Zablan, your voice coach in this free voice lesson channel. Saying goodbye!